Dahil sa nangyari sa kanila ni Alvaro ay magdamag na hindi pinatulog nang sari-saring alalahanin si Lira. Umaga na nang igupo siya ng antok kaya magtatanghali na nang lumabas siya sa kwarto. Nakahinga siya ng maluwag na sabihin ni Augusta na kanina pa umalis si Arceo kasama ang mga kaibigan. Ayon sa matanday, ililibot ang senyor sa hasyenda ang mga kaibigan at pagkatapos ay baka sumama rin ito paluwas sa Maynila para magkasino. Wala maging ang sasakyan ni Alvaro sa garahe kaya maski papaano'y napalagay ang loob niya. Pagkatapos nangyari kagabi, ayaw na muna niyang makaharap ito. Nahihiya siyang nasasaktan dahil sa biglang pagbabago ng lalaki pagkatapos na may namagitan sa kanila. Tanghalian na ang hinay sa kanya ni Augusta dahil halos mag-aalas 12 na rin. Pinansin nito ang kanyang pananamlay. Nagdahilan na siya na masakit ang kanyang ulo dahil sa pagkapuyat kagabi. Asa nga pala, dumaan kanina rito si Manny, yung kababata mo. Hinahanap ka. Anang matanda habang dinudulutan siya ng kape. Si Manny? Ano raw ang kailangan niya? Hindi ko alam. Hindi ko na nalaman kasi si Alvaro ang kumausap sa kanya. Si Alvaro? Nangunot ang noo ni Lira. Oo. Sinabay na nga niya si Manny dahil papunta rin daw naman siya sa bayan ngayon. Teka pala, Aling Augusta. Wala pa bang sulat na dumarating para sa akin? Wala pa naman. Teka. Ano pa bang kailangan mo? Wala na ho, Aling Augusta. Sige ho, iwanan niyo na ako. Nang mapag-isay, walang ganang kumain si Lira. Nalilito siya sa nararamdaman. At ang kaalamang nakausap ni Alvaro si Manolo ay nagpadagdag pa sa kanyang alalahanin. Nangangaba siyang baka kung anong sabihin ni Manolo at maging ang damdamin nito para sa kanya ay masabi pa sa lalaki. Huwag naman sana, bibigdalangin sa kanyang isip. At sana, magandang balita ang dala ni Alvaro sa pagbabalik nito. Sumapit ang hapon na hindi dumadating si Arceo, kaya ipinagpalagay niyang natuloy ito sa Maynila kasama mga kaibigan. Nagpasalamat siya sapagkat hindi mawala ang pamamba niyang baka kumprontahin siya ng matanda tungkol sa ginawa niyang pagtakas kagabi. At kung hihilingin ito na ituloy ang naudot na pagniniig, ay hindi niya alam kung ano kanyang gagawin at idadahilan para uli siyang makatakas dito. Mag-aalas 6 na nang marinig niya ang paghinto ng sasakyan sa driveway. Kasunod noy, pumasok si Alvaro at hindi man lamang umiti kahit nakita siyang nakaupo sa sofa. Tuloy-tuloy sa kwarto nito ang lalaki na parang walang anuman. Kahit na magkaharap sila sa hapunan, ay kapansin-pansin ang pananahimik nito. Wala naman siyang lakas ng loob na magtanong, kaya nanahimik na rin lamang siya. Papasok na siya sa kwarto para magpahinga, nang maramdaman ang paglapit nito. Nang lumingin ay nakita niya ang maitim na pagkakatitig sa kanya ng lalaki. Mag-usap tayo. Anito at bago pa siya makasagot ay binuksan ang pinto at nagpatiunan ang pumasok sa kwarto. Napabuntong hininga si Lira nang sumunod. Inilak niya ang pinto sa kanyang likuran upang makasigurong walang gagambala sa kanila. About last night, panimula nito. Natetensyong naupo sa gilid ng kama si Lira, tahimik at hinintay ang sasabihin nito. I wasn't sorry about last night. I was ecstatic. I wasn't always that. I lured the virgin to bed. Maaari bang tagalugin mo? Nahihirapan akong unawain ka. Aniya nang umiti. Napali sa pag-aagam-abagam sa tinuran ni Alvaro. At ang masayang ekspresyong mababakas sa mukha nito ay nagpagaan sa bigat na nararamdaman niya kanina. Lumapit si Alvaro at ikinulong sa mga palad ang kanyang mga pisngi. Para kang droga, Lira. Pagkatapos na namagitan sa ating kagabi, kanina lamang pagkagising ko ay hinahanap-hanap na kita.
Alvaro? Napalunok siya sa pagnanasang masasalamin sa mga mata nito. Wala pang babaeng naka-apekto sa akin ng ganito, Lira. Ikaw lang. Nang bumaba ang mga labi ni Alvaro sa kanya, ay buong pusong tinanggap ng dalaga hanggang sa lumalim ang halik. Tinuturuan siyang tumugon na ginagawa naman niya. He was her knight in shining armor, her hero. Gayunman ay hindi lamang obligasyon ang nararamdaman niyang dahilan kung bakit sa ikalawang pagkakataon ay nakahanda siyang ipagkaloob sa lalaki ang kanyang sarili. Mahal niya si Alvaro at mas nanaisi na maulit ang nangyari kagabi na pag-aangkin ito sa kanya kaysa ang kinin ni Arceo ang kanyang katawan. Ngunit pagkatapos ng matatamis sa sandali ay hayo na naman ang kalamigang nakita niya kay Alvaro nang nagdaang gabi. At malinaw ang pagkamuhi at disgustong nababakas niya sa mga mata nito habang parang walang anumang nagbibihis. Gusto niyang magtanong, ngunit nangurong ang kanyang mga dila. Isa pa, wala siyang lakas ng loob. Wala siyang karapatang magdemand ng mga kasagutan sa mga tanong niya. Siya nga pala, tinawagan ko si Attorney Saavedra at kinumpirma ko sa kanya kung naalis na ang itay at iyong inay sa Valle Verde. Ano sabi ni Attorney? Nasa safe na bang lugar sila itay at inay? Kinumpirma niya sa akin na sa mabuting kalagayan naman ng mga gulang mo. Kaya lang, nahihirapan silang may alis sa mansyon ni Arceo mga matatanda dahil hindi sila makalusot sa gwardiya. Nalungkot si Lira sa nalaman. Pero huwag ka mag-alala. Walang masamang mangyayari sa kanila. Palabas na noon sa pinto ang lalaki nang tawagin niya. Nakausap mo raw si Manny? Tanong niya nang maalala. Ang kababata mo? Pagkumpirma ni Alvaro, nagkibit-balikan ito. Wala kang dapat alalahanin. Wala siyang sinabing makakasisira sa reputasyon mo. Wala na ang lalaki o maalingaw-ngaw pa rin sa isipan ni Lira ang sinabi nito. Reputasyon. Ano nga bang reputasyon mayroon siya matapos dalawang ulit ipagkaloob ang sarili kay Alvaro? At sa kabila niyon ay wala siyang nadaramang pagsisisi. Alvaro! Lumingon ng lalaki at nakita si Augusta na tila nag-aalang ang lumapit sa kanya. Pinapasok niya ito at nang nasa loob na ng library ay sinaya niya siyang maupo sa visitor's chair. Sa palagay ko ay ito na ang tamang pagkakataon para malaman mo katotohanan. Panimula ng matanda. Inilapag ni Alvaro ang lumang photo album at matamang hinintay ang ipagtatapat nito. Hindi totoong pinagbili ni Sr. Armando kay Sr. Arceo ang hasyenda. Nung mga panahong nag-aagaw buhay ng senyor ay pilit niya itong pinapapirma sa isang kasulatan. Ngunit hindi rin nagawa ng iyong ama. Ang tambak na lamang ang kinuha ni Sr. Arceo. Ako ang saksi ng gawin niya yon. Ako ba pinagbura ng mga indelible ink sa daliri ng iyong papa? Ayoko gawin yon, ngunit tinakot niya ako, papatay niya ako pag hindi ako nanahimik. Curse that bastard! Ani Alvaro sa nangangalit na mga ngipin. At siya rin ang may kagagawan kung bakit nahulog ang iyong papa sa kabayo. Niyaya niya itong magkarera ng araw na yon, ngunit ligid sa kalaman ni Sir Armando. Bago pa siya magsimula ng karera ay may nilagay itong patibong sa daan ng una. Nang mahulog sa hukay ng natatakpan ng mga damo ang paa ng kabayo ay nawala ng balanse ang papa mo at nahulog. Tumama ang ulo nito sa malaking tipak ng bato at siya niyang ikinamatay. Pero kung di nila lamang lang ni Sr. Arce yung papa mo sa ospital ay baka buhay pa siya ngayon. Jesus Christ! Hindi makapaliwalang bulalas niya. Naubusan ng dugo si Sr. Armando dahil nga di siya dinala ni Sr. Arce sa ospital. Sa sama ng loob at panunumbat ng budhi ay tuluyang napahugulgol si Augusta. At wala na akong nagawa, Alvaro. Lahat kami dito walang nagawa. Dahil nga, matinding takot at tinanimis ni Arceo sa aming isipan. Kaya humihingi ako ng tawad sa'yo. Wala ka dapat alalahanin, Aling Augusta.
sapat na pagtatapat nyo sa akin ang katotohanan. Hanggang ngayon ay hindi ako patahimikin ng kaluluwa ni Señor Armando. Inuusik niya ako. Tama na, Aling Augusta. Saan man naroon ng papa, tiyak na pinapatawad niya na kayo. Inilabas ng matanda ang panyo at suminga. Kinalamay ang kalooban. Ang namahimasmasan ay muling nagtanong. Anong balak mo ngayong gawin? Nakahanda ba kayong tumistigo laban kay Señor Arceo, Aling Augusta? Nahihintakutang napaamang ang matanda sa kanya. Makaraan ng ilang sandaling pag-aatubili ay tumango ito. Malungkot, ang ngiting pinukol ni Alvaro ng sulipan ang portrait ng ama na nakasabit sa dingding at tahimik na kinausap. Sana matahimik ka na, Papa. Kayong hindi na malayo makamit mo ang katarungan. Kailangan magmadali ka na sa pagkilos, Alvaro, bago malik si Señor Arceo. Dahil noong nakaraang araw, naulidig akong siyang may kausap na isang tauhan at may masama siyang balak sa iyo. Bago niya magawa yun, mabubulok muna siya sa kulungan, Aling Augusta. Tinitiyak ko lang sa iyo. Gagawin ko ang lahat para pagbayarin siya sa mga kasalanang ginawa niya sa papa ko. Nang araw ding iyon, ay lumabas sa Maynila si Alvaro kasama si Augusta upang personal na kausapin si Attorney Saavedra at hingin ang tulong ng NBI. Kinakailangan din niyang ihanda ang mga necessary evidence na magdidiin kay Arceo sa mga pagkakasala nito. Ang hindi alam ng lalaki, nakatakdang mapahamak si Lira sa kamay ng matanda. At ang malaking pagkakamali kung bakit iniwan pa niya sa plantation house ang dalaga.